Hello everybody, so we are now on our lesson on travel geography part 2. So in this lesson, we're going to discuss now about the global indicators or also known as the routing code. So ngayon, previously in part 1, we have discussed the different IATA region as well as the basic importance of geography. So dito naman, magpo-focus tayo on the relationship of geography to fair computation. Kasi, di ba, what are the basis on how we price fares or paano tayo nagko-construct ng fare? So one of the basis that we use is the mileage. Mileage is the basic measurement of distance from your origin to your destination. So it's actually computed using the term mileage. Kumbaga sa aeroplano, yun ang kilometer or miles na sa based on surface transportation like taxi, car, diba? So we use miles. Sa dagat naman, we use nautical miles. Sa impapawid or using the aviation, ang ating terminology is mileage. So mileage, so yun po yung term na ginagamit. Now, of course, mileage is directly affected by the your way or your different or your system on how do you arrive to a certain locality. So sabi natin, diba, ang pagpunta sa isang lugar, may kanya-kanya tayong mga pamamaraan or mga pwedeng daanan. So for example, paano ka pupunta ng Divisoria from Cavite, let's say Imus? So maraming pamamaraan, marami kang pwedeng daanan, marami kang pwedeng gamitin vehicles, no? So ngayon, regardless kung anong klaseng vehicles ang gagamitin mo, mas tingin ko, mas logical naman kung ang makaka-apekto sa'yo kung saan ka dadaan mismo. So dadaan ka ba via Pasay? Dadaan ka ba via Las Piñas papuntang Divisoria? So of course, syempre pag pinili mo ibang location or ibang ruta, nag-iiba yung computation mo ng kilometer or mileage na ginagamit mo or yung mileage na nakukonsume mo directly proportional siya sa gasolina ng sasakyan mo. So sa ganun in that similar sense, no. So ganun din po yung logic ng lesson natin. So we're trying to have the working knowledge on how to read the fare matrix kung para malaman natin kung mas appropriate ba itong fare na ito para sa ating kliyente kasi mas okay yung ruta na dadaanan niya kumpara dun sa isa. Of course, syempre, sa pang-araw-araw natin buhay sa travel agency or sa airline, hindi naman natin masyadong concern to. Kasi kung concern mo lang is point-to-point ticket, let's say Manila to round trip lang siya or Manila to Bangkok, Hong Kong, Taiwan, Kuala Lumpur, napakabilis lang ng computation nito kasi ano lang siya, point to point. Pero ito kasi magkakaroon na siya ng impact or kailangan na siya pag if you are faced with a need for you to compute for what we call round trip round the world fares or yung tinatawag natin RW, no. So dito, gagamit ka na nito mga global indicators na to para ma-construct mo yung fare mo. Kasi hindi ka naman pwede mag-price based on point to point. Kasi nga, ang dami mong points, diba? Ang dami mong city pairs or segments na tinatawag. Anyway, these lessons are going to be further elaborated to our succeeding lessons. So hopefully, nag-advanced reading na kayo. No? So anyway, kung hindi pa, ito yung introductory part niya or introductory or fundamental building blocks natin for you to be able to understand better yung ating flight construction or flight itinerary planning lessons. Okay, so without further ado, let's proceed. Now, in our lesson here, we're going to discuss the following. IATA Global Indicator and the elapsed flying time. So I created a separate video for the elapsed flying time kasi alam naman natin, tourism, di ba? Mahina sa math. So ito, may arithmetic operation to. So kailangan yata natin i-review. Kasi syempre, napakahalaga ng alam natin elapsed flying time. Kasi syempre, we cannot rely on technology lang, no? So kailangan alam natin ginagawa natin. Okay? So now let's go with the main subject, IATA Global Indicator. Okay. So, IATA Global Indicator, also known as routing codes because each codes or each indicator indicates a specific pathway or specific route na sinusundan ng aeroplano. So, pag sinabi mong ruta, ito yung parang series ng mga dadaanan ng aeroplano mo or yung mga points na or mga tinatawag natin
air path, 'di ba? Kasi sa navigation meron tayong mga nautical networks na tinatawag. Ganun din yung logic ng eroplano. So parang parang sila mga highway, 'di ba? Highway, mga dinadaanan sa sasakyan. Okay. So ngayon, ayata they have identified 10. Pero of course, syempre, nagbabagong panahon, nagbabago rin yung identification. So, okay? So far 10 pa lang sila ngayon. So, okay, let's enumerate them. So we have Via Western Hemisphere. So ang code niya is Whiskey Hotel, followed by Via Eastern Hemisphere, Echo Hotel. And then, of course, the first two are the easiest, pinakamadali. Sana ganun na lang, pero syempre hindi ganun eh. So we have to learn. Okay. So next is Via Pacific Route. Okay, so that's Papa Alpha. Then Via Atlantic Route, that's Alpha Tango. And then followed by Via South Atlantic or Via Southeast Asia, that's Sierra Alpha. That's the indicator. So yung mga sinasabi kong Papa Alpha, Alpha Tango, ito yung mga global indicator codes natin. So sa system po, if you're using Amadeo, Saber, Galileo, or WorldSpan or whatsoever, any GDS, pag nagpa-pricing po kayo ng, let's say, nag-issue kayo ng ticket or you're constructing a fare using fare code or fare pricing matrix niya, meron pong kasamang ganito besides dun sa ating fare rules. So pag nakita niyo Whiskey Hotel siya, ibig sabihin yung ruta niya is along this particular logic or particular series of rules that governs yung kanyang direction. Okay. Next, followed by Via Pacific North, Papa Nancy, Via Atlantic and Pacific, Alpha Papa, Via Russia, Romeo Uniform, Via Trans-Siberia, Tango Sierra, and Via Far East or Father Echo, sorry. Okay. So ngayon, sinasabi kong Father Echo, so these are phonetic alphabet, no? So kung hindi nyo ba po siya alam, I think dapat aralin nyo na po siya. Kasi pagdating natin sa codes, okay, so problema nyo po yan pag hindi tayo familiar sa mga phonetics. Kasi pag we're giving codes, also receiving codes, we're using the following phonetic alphabet para yung ating information is tama. Kasi syempre, di ba, kung meron kang regional accent, hindi, nagkakabalubaloktot yung whiskey, W, Victor, yung father nagiging P, di ba, ganun. So, anyway, just to help you, so dapat alam nyo po siya. Okay? Let's go. Next. So, our first global indicator is the very easy Western Hemisphere or Whiskey Hotel. So, ano to? Simple lang siya. Any travel within point 1 or IATA Area 1 or IATA Region 1 to any travel within point 1, IATA Region 1, 1 and 1. Parang ano lang siya. Any point within 1 and 1. So, any point within American continent, basta sa Amerika ka lang ha, is considered as Western Hemisphere. Example ko dito is Miami, US, going to Rio de Janeiro, Brazil, that is point 1 and point 1. So, pareha silang 1. Okay. Ang aking global indicator code would be Western Hemisphere. Now, another example would be New York to Mexico City. So, that is point 1 to point 1. Another example would be Bogota going to Hawaii. That is another example. Hawaii is located somewhere in Pacific pero hindi po siya part ng Asia. Okay, so part pa rin po siya ng Amerika. Kasi again, anong reason bakit part siya ng Amerika? Kasi kadalasan po ng air network niya is mostly connected or majority is connected sa US rather than sa Asia. Okay, so okay. So that is the first lesson. Next. For the second global indicator natin, we have the Eastern Hemisphere. Eastern Hemisphere, medyo complicated na siya, no? So, kasi, bakit? Kasi dalawang region na po tayo. So, we have Region 2 and Region 3 or TCA 2, TCA 3. So, ano yung TCA 2? Ano yung TCA 3? Okay. Recap lang, TCA 2 po is Middle East, Africa, saka Europe. So, sila po yung TCA 2. While TCA 3 is the rest of Asia, excluding Middle East of course,
And of course, Pacific Islands. Okay. So yung point area 3 or TCA 3 or region 3. Okay. So ano ba yung rule ng Eastern Hemisphere? The rule is between travel between area 2 and area 3 via Eastern Hemisphere other than Trans-Siberia, Russia, Far East within area 2 or within area 3 must remain within their respective TCA. So nagets nyo? Of course hindi nyo nagets. Okay. So, para maklaro natin siya, we'll use the example. Okay, using my example here, there's a map here. So, napansin nyo naman, no? My example is Bangkok to Delhi. So, Bangkok is in Thailand, located in what country? Thailand. What region, sub-region is Southeast Asia, okay? While Delhi is in India, sub-region that is South Asia, right? So, anong area po niyan? Both are area 3. So, you have Bangkok as area 3 and you have Delhi as area 3. So, both are 3. So, 3 and 3. Now, another example would be Philippines, Manila going to, let's say, Manila going to Tokyo. So, Manila going to Tokyo. So, both are area 3. So, we consider it as Eastern Hemisphere flight because Manila is 3, Tokyo is 3. So, both are 3. So, these are travel within the area 3. So, yung kanyang origin point is area 3. Ang kanyang destination point is area 3. Now, what about, sir? Di ba sabi nyo kasama rin po yung area 2? Correct. So, another example would be Manila, or let's say, London to Madrid. That is area 2. So, we have London, UK, area 2, and Madrid, Spain. That's area 2. So, 2 and 2. Okay. Another example would be, let's say, Lagos going to Paris. Okay, Lagos is Africa, area 2. Paris is France, area 2. So, 2 and 2. Now, hindi siya pwede pag 2 and 3 and 3 and 2. Bawal. Bakit? Kasi it should remain within their respective TCAs. Okay? So, gets po ba? So, ngayon, yung muna ating ano ha. Pero may mga exemption to the rules yan. Okay? Pero anyway, yun na muna ating aanuhin na kasi syempre baka malito tayo, baka sandumaan yung aeroplano, di ba? Okay, so example, Manila to London via PAL. Anong klaseng ruta yan? Syempre kala nyo Eastern Hemisphere siya, no? Bakit? Kasi Manila is 2, Manila is 3, London is 2. So, why not be? Di ba sabi natin, must remain within their respective TCA. Di ba? Dapat 3 sa 3, 2 sa 2. Hindi pwedeng 3 and 2 or 2 and 3. Okay? So, ganun po ang ruling natin, ha? So, ibig sabihin, may other possible, hindi ko sinasabi na hindi siya pwede. Kasi literally, pwede naman. Pero dahil nga may rule na ganun, hindi natin pwedeng gawin. So, ibig sabihin niya lang is, may other appropriate global indicator para doon. Okay? So, ganun po yung ruling natin. Okay? So, again, 2, 2, 3, 3. Hindi pwedeng 3 and 2 and 2 and 3. Okay? So, Manila to Tokyo, pwede. Pero yung Manila to London, cannot be. Or yung, let's say, Paris to Moscow, pwede. Pero yung Moscow to Beijing cannot be because 2 and 3 yun. Okay? So, yun po. Kasi may ibang rule na mag-a-apply na mas appropriate para doon. Okay? Medyo complicated na, no? Okay. So, yun yan. Medyo pahirap siya ng pahirap ng konti. Okay, next. Next global indicator is via Atlantic. Okay. So, kung yung dalawa, based siya sa hemisphere, no? So, we have Western Hemisphere saka Eastern Hemisphere. Ito naman, based siya sa ocean. So, we have two bodies of ocean, no? Ito yung pinakamalaking dagat or karagatan, rather. So, we have Atlantic. So, this is a travel between Area 1 to Area 2 or Area 3 via the Atlantic other than Southeast Asia or Southeast Asia or South Atlantic or SA. Okay. Paano siya? In my illustration, it's a very good illustration. You have area point or let's say you have area 1. The point is Mexico City. So, Mexico 1. Going to Madrid, that is Spain, area 2. So, 1 and 2. So, ito yung travel niya is 2 to 1 or 1 to 2. Okay, anong logic dito? As long as it cross, okay,
nag-cross daw siya, dinaanan niya yung Atlantic. That could be a possible via Atlantic siya, as long as it crossed the Atlantic. Okay? So ngayon, meron din siyang other ruling dyan, between Area 1 and Area 2 or Area 3 via the Atlantic. So pwede ka pala mag-Area 3, pero ang transit point mo is any point within Area 2. Example, pero hindi ko naman siya ibibigay sa exam kasi medyo complicated na yan, ha? So example ko lang, New York, London, Delhi. New York is 1, London is 2, Delhi is 3. So 1, 2, 3. So, ano nangyari? Kasi wala lang ka naman ibang dinaanan besides di ka naman dumaan via South Atlantic, di ka dumaan via Southeast Asia. So, your routing code is mostly it's Atlantic. Kasi ang pinaka-immediate or considerable point here is dumaan ka sa Atlantic Sea. Okay, sorry, Atlantic Ocean na lilito tuloy. Atlantic Ocean, okay? So, again, ang logic dyan is ginawa mong staging area yung Area 2. Okay. Pero in most cases, ang bibigay lang sa inyo ng, ang bibigay ko lang sa exam, kasi yun naman talaga yung kadalasang ginagamit sa tunay na buhay, is yung travel between Area 1 to Area 2 and Area 2 to Area 1. So vice versa yun, ha? Okay? So important point, it crosses the Atlantic Ocean. Okay. Next. Okay, in a similar manner, just like the Atlantic, so ganun din sa Pacific, okay. Pero sa Pacific, katulad din ng Western Hemisphere sa Eastern Hemisphere, medyo nag-advance na lang konti ito, di ba? May mga ka-advance nito or medyo may mga technical grounds, no? Okay. So ngayon, logic nito, anything, pag dumaan ka sa Atlantic Ocean, or sorry, sa Pacific Ocean, similar with the Atlantic, no? Atlantic Ocean kanina. Consider natin siya as Pacific route. Okay, ito yung specific, no? It's a travel between Area 3 to Area 1. Okay, kung Atlantic, travel natin siya between Area 1 and Area 2 and vice versa. Ito naman is a travel between Area 3 to Area 1 and vice versa. Kasi nga, yung Atlantic nasa West Coast po ng Amerika. Samantalang Atlantic naman po nasa East Coast, no? So, yun, ha? Pacific, West Coast, Atlantic, East Coast. Okay. So ngayon, itong route na to is, ito yung kanyang applicability based sa IATA manual natin, ha. So it's a travel between Area 3 and Area 1 via Pacific other than Southwest Pacific and South America via North America and North Central Pacific. Naintindihan nyo ba? Okay. Naintindihan nyo, ha? Okay. Maliwanag yan. So for sure, hindi nyo naintindihan. Okay. Okay. Ano ba yung clue natin dyan? Other than between Southwest Pacific and South America. So, di ba kanina doon sa part 1 natin, inisa-isa ko talaga, bakit ko naman inisa-isa yung wala namang kwenta. So, ibig sabihin, may kwenta yung kaya ko nga inisa-isa sa inyo, di ba? So, dapat alam nyo kung ano itsura ng South America. So, South America po is, again, from the tip of Panama down to the bottom of Chile and Argentina. That is South America. So, itong travel na to, hindi siya dapat dumaan doon. Kasi pag dumaan siya doon, hindi po pwede mag-apply itong rule natin. Ha? Okay. Hindi siya pwede maging Pacific. And also, dapat hindi daw siya dadaan via Southwest Pacific. Kasi kung dumaan siya sa Southwest Pacific, again, ano yung itsura ng Southwest Pacific? Balikan yung video ko. Sa video ko, di ba, diniscuss ko doon kung ano yung itsura ng Southwest Pacific. Sa tuktok ni Papua New Guinea up to the tip ni New Zealand, yun yung Southwest Pacific. Kung any territories or any countries within that geographical parameters, yun po yung Southwest Pacific. So, kailangan hindi siya dumaan doon. Yung aeroplano, hindi dapat dumaan doon. Kundi, hindi natin pwede gamitin itong routing code natin, Pacific route. Okay? Okay? So, other than between Southwest and South America, via North America and North Central Pacific. So, ngayon, saan ba dadaan siya? Okay, kung hindi ka pwede dumaan sa Southwest Pacific at South America, so malamang dadaan ka lang sa North America or North Central Pacific. Kasi yun lang yung pwedeng mag-apply dito sa rule natin. Okay? So ang daanan mo lang is North America and North Central Pacific. Okay.
Another application is, it's not applicable for routing of non-stop service within Canada, US, and South Asian subcontinents. Okay, pakibasa na lang to. Another, TCA 1 and TCA 2 via Pacific and TCA 3 PN, or what we call the, that's another routing indicator. So mamaya explain ko naman yung isang routing, kanyang Pacific North indicator. Okay. So ngayon, para mas klaro tayo sa example, bibigyan ko kayo ng malupit na example. So we have Jakarta. Okay, anong region ni Jakarta? Okay, region is Asia. Anong sub-region niya? Sir, ano, Southeast Asia. Tama naman kayo. Pero dito, kasi Pacific route to, wala namang kwenta kung Southeast Asia, di ba? So ngayon, dahil katulad ng Philippines, ang Indonesia is part pa rin po siya ng North Central Pacific. So, Jakarta is Indonesia, parte ng North Central Pacific. So, itong point na to is, well, within the North Central Pacific, saan siya papunta? North America, which is Canada, which is North America. Vancouver is Canada. So, anong area yan? Area 1, Jakarta is 3, while Vancouver is Area 1. Okay. Jakarta is 3, Vancouver is 1. Okay? So, another example, classic example, ha, mula sa puso ko. Tokyo going to Los Angeles. Okay. Tokyo, ano yung Tokyo, di ba? Anong Ayata area niya? 3, di ba? Anong sub-region niya? Sir, sub-region niya is Southeast Asia. Mali. Kasi di ba, bakit di siya nasama sa Southeast Asia? Kasi yung Southeast Asia, lahat po ng malapit sa China or yung nakadikit sa continental shelves. Ang Japan kasi, island talaga siya, archipelagic. So, ang kanyang Ayata indicator for sub-region is North Central Pacific lang. So, dahil North Central Pacific siya, going to Los Angeles, which is America, North America pa rin yan. Okay, so 3 and 1. Or pwede rin siyang vice versa. Let's say, Mexico to Manila. Wala namang ganung flight sa tunay na buhay, pero let's assume meron. Okay. Manila to Mexico, okay? Manila to Mexico, 3 and 1, that is Pacific pa rin. So, anong logic here? Ang logic is, dapat yung aeroplano, magkocross siya ng Pacific Ocean. Dapat ang aeroplano is from area ng Area 3 or Area 1, or vice versa, pwedeng 3 and 1 or 1 and 3. Tapos, dapat kailangan yung points mo is within the North America. Tapos, yung points mo is pwede siyang dumaan sa North Central Pacific, okay? Or pwedeng Southeast Asia yan. Basta gagamit siya ng staging point sa North Central Pacific. Okay? So, yun ang ruling natin. Okay? Klaro? Klaro naman. Okay. Pahirapan pa natin buhay nyo. Okay? Ito na. I love this. Okay. Pacific North. Okay. Sir, di ba parang yung lesson? Parang kanina, di ba Pacific din to? Ito ang Pacific North naman. Okay. Ang pinagkaiba nito, ewan ko nung kabataan ko, gulong-gulo rin lang sa buhay ko dito. Pahirap to eh. Okay, ang kinaiba na ito. Tignan nyo na lang yung ano, no, yung aking ginawang mga summary dyan. So, pag binasa ko kasi ito, hindi nyo rin maintindihan. So, explain ko na lang paano. Okay, it's a travel between Area 3 via or between Southwest Pacific only. So, Area 3. So, ano yung Area 3 mo? That is South... ano yun, no? Area 3 is the rest of Asia and Pacific. So, any point within Area 3, dadaan siya ng Southwest Pacific. Okay. Saan siya pupunta? Pupunta siya ng Area 1. Pero, yung sa Area 1 mo, which is Area 1, yung Area 1 mo is nasa South America lang siya. Okay. Gets po? Okay. Di ba yung kanina, ini-emphasize ko yung North America, North Central Pacific. No. So, ito naman is katulad rin po kanina, Area 3, pero most in sa Southwest Pacific po yung points, or pwede siyang Area 3, dadaan ng Southwest Pacific, tapos papunta siyang South America. Okay, bakit? Kasi yung routing code na to, Pacific North, okay. So, may pag-angat na nangyayari. Kasi nga, nasa South siya, umaangat yung kanyang flight. Or umaangat yung kanyang ruta. Nakita nyo naman. So, the classic example here would be, example, is Auckland.
Si Auckland is nasa dulo siya ng Southwest Pacific. Nasa south siya ng, actually South Pacific na nga, hindi na nga West. South Pacific. So ngayon, si South Pacific na Auckland, aangat ngayon siya papuntang North America. Sir, bakit may North America dyan? Okay. Siyempre, di ba, yun po yung ating connecting or staging point. Ngayon, tanungin nyo na lang, ito yung pinakasimple example. Saan ba papunta siya? Ano yung final destination niya? Ang final destination niya is Santiago, di ba? Santiago, saan ba yung Santiago? Di, South America, okay. So kung hindi naman siya dadaan sa, let's say, hindi naman siya dadaan sa Los Angeles, Bogota, Santiago, Pacific North pa rin po ba siya? Pacific North pa rin siya. Bakit? Eh, kasi tignan mo, Area 3, Southwest Pacific siya. Tapos yung kanyang pupuntahan ay Area 1, South America pa siya. Diba? So, doon pa lang nga-jive na siya. Ngayon, dahil nga wala naman talagang ganong flight or technical issues dahil wala namang lumilipad na ganon, so kailangan niya dumaan sa Los Angeles, maghanap ng connecting flight, and then pababa ulit siya na Santiago. Okay? Pero kung may feasible flight na Auckland to Santiago, Pacific North pa rin siya. Or maaaring baguhin na ng Ayata yan kasi syempre, alanganin na yun, di ba? Okay. Pero for this example, Auckland to Los Angeles, Los Angeles to Bogota, from Bogota going to Santiago, Chile. So that is North Pacific, Pacific North. Bakit? Kasi may pag-angat na nangyari. Ang pinaka-importante ano dito, kinross mo yung Pacific, pero meron kang transit point sa North America or Pacific Ocean. Okay. May pagbabang nangyari at may pag-angat na nangyari. Another classic example would be Sydney going to, let's say, Lima, Peru. Sydney, and then Mexico City. And then from Mexico City to Lima, Peru. So, ganun pa rin siya, Pacific North. Kasi may pag-angat, diba? Okay? So, na-explain ko ba maigi? So, again, Auckland, Southwest Pacific, Ayata Area 3. Los Angeles is 1, which is North America, which is your staging point or transit point. Okay, via points. Nakalagay dyan, via points. Tapos, ang final destination niya would be Santiago, which is South America. So, ang kailangan mo dito is Southwest Pacific going to South America via North America. Okay. Kaya nag-i-exist tong routing na to dahil kasi walang available immediate connection sa particular dimension ng flight na to. Okay? Kaya may ganito. Next. Okay. Ito naman din na isang pahirap sa buhay natin to. Okay. So, kung nalito kayo sa Pacific North, okay, garantisado, mas malilito kayo dito. Okay. Okay. Itong SA or Sierra Alpha, ang ibig sabihin niya, South Atlantic, or pwede niya na sabihin Southeast Asia. Okay. Bakit? Sahin. When a travel is conducted in South Atlantic countries, which is Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, and Paraguay, to Southeast Asia, to South Asian subcontinent via Southern Africa or Indian Ocean or direct transatlantic flight other than for itinerary or global indicator, SA will apply. So for short, hindi nyo naman naiintindi ang ibig sabihin kasi very technical, no? Example na lang natin para klaro. Okay, look at my graph or my illustration. So it is a travel within Area 1. So Area 1 and Area 3. So 1 and 3, no? So 1 and 3 siya. Pero, di ba? Kasi kung sinabi mong travel between Area 1 and 3, okay, di ba sir, dapat ano yun, South Pacific? Kung dadaan ka sa kabilang side, di ba? Tandaan nyo, Pacific sa kabila. Pero dahil di mo nga type dumaan doon or mas feasible sa iyo or mas may available na flight na pag ganito ang gawin mo, so dadaan ka sa kabilang side kahit disadvantageous sa iyo. Okay. So let's say yung destination mo or yung origin mo is Sydney, syempre kung dadaan ka sa Atlantic, disadvantageous ka na dahil alanganin ka.
you are times 2 na, yung mileage mo, mas marami kang magagastos times 2. Kasi nga, iikot ka pa eh, sa kabilang side ng mundo. Pwede naman doon sa Pacific ka dumaan eh. Ba't ka pa dumaan sa Atlantic, di ba? So ito. So yun ang mga issue dito. No? Ngayon, dahil nga napag-alaman mo na mas okay palang dumaan sa South Atlantic, mas gusto mong gamitin yung ruta na to dahil nga na-compute mo mas konti or mas may deduction ng mileage rather than akit ka muna doon sa North America and then bababa ka ngayon sa Sydney, which is I think yun ang kadalasan ginagawa eh. Mas feasible kasi yung ruta na yun para sa akin. Number one, yung weather disturbance mas less siya. Saka in case of in case ng emergency, mas madaling ma-assist doon dahil mas malapit sa lupa. Ito kasi medyo computing na lang, tignan sa system. Anyway, okay. So again, kung area 1 to area 3, that is the applicable as Asia. Pero kung area 1 to area 2, again, diba, via Atlantic yon, no? So kung via Atlantic siya, area 1 and area 2. Okay? Ito, via South Atlantic. Kasi ang talagang pupunta mo is yung area 3, hindi naman area 2. Ngayon, ano yung gusto mong makita or ano yung via points mo? Okay. First is yung via points natin is using Southeast Asian countries. Or particularly yung Indian subcontinent or yung Central Africa or Southern Africa or any points within the Indian Oceans. Okay. So my classic example here is, okay, kailangan yung area 1 mo again is from Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, and Paraguay. So south, madaling sabi, ito yung mga south South American countries. Siyempre, exception dyan yung Panama. So, nasa gitna na siya, ba't pa siya pupunta dyan, diba? Akit na lang siya, diba? Okay? So, Buenos Aires going to, my example, Buenos Aires going to Cape Town. Cape Town is located in South Africa. And then, going to Bombay, India. So, ngayon, let's have an example. So, my origin is in Ayate Area 1. Subcontinent or kanyang region is South America. So, pasok siya dun sa ABCUP. Okay? Kasi Argentina, Buenos Aires, right? Tapos, kailangan ko ng via point. May via point daw ako dyan. Either any Southeast Asian country or any subcontinent or South Asian subcontinent or Indian continent. Okay? Subcontinent. Or pwede rin akong gumamit ng Central Africa. Pero in this case, wala doon. Kasi yung ginamit ko is Southern Africa. South Africa yung ginamit. So, mas kadalasan kasi ginagamit si South Africa dito. Kasi mas strategic yung location niya. So again, if you see if you check the map, mukha siya hindi strategic. Pero if you check the globe, dahil yung globe, pag dumaan ka sa ilalim ng globe, mas manipis or manipis tuloy. Mas maikli yung ruta mo dahil bilog ang mundo. So, mas maikli ang diameter doon. So, kung ako ang plano, hindi ako dadaan doon sa Central America dahil mahaba yung biyahe ko, di ba? Kasi nga, ang mundo ay bilog. So, sorry na lang sa mga naniniwala na mundo ay flat. So, ang katotohan talaga ay ang mundo ay bilog. Promise. Kahit sa aviation, makikita niyo yung logic na yan. So, syempre, hindi ako dadaan sa Central Africa, no? Kasi haba pa yung ruta ko. Then, doon na lang ako sa ilalim. Kasi nga naman, ang ilalim mo, ang diameter doon, ay mas maikli. Okay. So, ngayon, ang aking via points is South Africa, which is Cape Town. Kasi sa South Africa, ito lang ng mga favorite via points natin dyan, no? We have Johannesburg and Cape Town. So, yun, dalawang lang yun. So, doon talaga madalas ang traffic dyan eh. Central Africa, bihira ang gumagamit ng Central Africa eh. Medyo ano kasi eh, yung connectivity din. Okay? So next, yung kanyang destination is Ayata Area 3. Bombay is Ayata Area 3, diba? So yun na siya. So that is what we call South Atlantic. Now,
I will have another example. Let's say I will use Sydney. So Sydney daw. So si Sydney, let's say napagtripan ko, kasi pwede naman si Sydney, 'di ba? Napagtripan ko lang ha. Kasi si Sydney, padaanin ko kaya siya sa Atlantic. Kasi normally, 'di ba, si Sydney dapat din sa Atlantic dadaan. So ang style niya Sydney is, Sydney, punta ka muna sa ano, Hawaii, or Sydney, punta ka ng Los Angeles. From Los Angeles, baba siya going to Lima, or let's say Bogota, and then from Bogota to Buenos Aires. Ganun ang style dyan eh. Pero dahil napagtripan ko nga, just to make sure na mag-fit in siya sa aking example, which is South Atlantic, padadaanin ko siya sa Atlantic, hindi ko siya padadaan sa Pacific. Okay, paano? So ganito ang style dyan. So si Sydney is Ayata Area 3, no? So ngayon, kailangan ko mag-establish ng via points. Ang via points ko, syempre, gagamitin ko na dyan, pinakamalapit is Delhi, kasi Indian subcontinent, di ba? Or South Asia, sub-region. Okay? So yung sub-region na yun, South Asia region, or sub-region, Delhi, India. Then from India, gagamit ako kay Cape Town dahil talaga hindi naman pwedeng New Delhi tapos Buenos Aires. Hindi pwede yon kasi wala naman ganun talagang flight. Okay. So connect muna ako kay Cape Town or Johannesburg. And then from that, via points pa rin naman siya going to Buenos Aires, which is my area 1. Okay, aking origin. Okay? So ganyan po yung example natin ng Southeast Asia. So ngayon, medyo alam ko, medyo technical siya. Huwag kayong overwhelm. May system naman. So ngayon, syempre kailangan alam natin yung logic mo. So, you have your map, i-plot-plot nyo na lang sa map. Okay? Practice. Practice makes perfect. Okay? Sa midterm, kasama po ito. Okay, next. Ito, madali na to. Mahaba nga lang siya. Okay. Ito yung pinakamahabang ruta kasi pinag-combine mo yung Atlantic sa Pacific, no? So ngayon, ang logic lang naman na ito, napakadali niya. As long as i-crossover niya yung Atlantic and Pacific at the same time, using the same route or series of city pair, tinatawag na natin siya Atlantic and Pacific route. Okay, bakit? Example, Tokyo, tumawid, papunta New York, anong dagat or anong ocean na na-cross niya? The Pacific. Okay. From New York, tumawid, papuntang Istanbul. Okay. Anong ocean ang na-cross niya? The Atlantic. Okay. Dahil pareho na-cross po yung Atlantic and Pacific, ang tawag na natin ay Atlantic and Pacific. So, ang kanyang routing code ay AP. So, napakadali, no? So, as long as ma-cross yung Atlantic and Pacific, AP na yon. Kahit mapataas, mapababa. Okay. AP. Okay? Okay. So, sawan-sawa na ba kayo? Okay. Kaya pa yan. Kaya pa this. Okay. Ngayon kanina, naumay tayo sa mga karagatan, mga hemisphere, okay, mga connection sa karagatan. Ngayon, mauumay naman tayo sa mga kalupaan. Okay. So, particularly ang Russia. Ang Russia kasi is a valuable, important country siya in terms of aviation. Bakit? Kasi di ba yung kanina, napaka-important or maraming dumadaan na aeroplano sa South Pole kasi mas maikli ang kanyang travel. Kasi maikli ang diameter ng mundo sa South Pole. Mas marami ngayon ang dumadaan sa North Pole. Bakit? Kasi, number one, nandoon yung land traffic kasi kalahati ng yung land area ng mundo nasa northern hemisphere. So therefore, mas malapit siya sa North Pole. Another thing is yung North Pole kasi nandoon yung strategically, nandoon po yung located yung America, 'di ba? Malapit sa North Pole, Alaska, tapos Canada, America. So Europe, 'di ba? So strategic yung location niya for major travel routes. So importante malaman natin mga polar indicator. So one of the polar indicator nito is itong tinatawag na Russia. Ngayon, RU pong code niya. If you remember, that's also the country code ng Russia. Bakit? Kasi, simple. It is a travel conducted from Russia
west of Ural to Area 3, except for travel to Central Asia via non-stop travel from Japan or Korea, then the itinerary will be RU. So, tignan na lang natin kasi hindi nyo naman naintindihan yan kahit basahin ko. So, tignan na lang natin itong example ko. So, in my example, I have Area 2, particularly Russia lang po siya. Wala kayong European countries sa Area 2, kundi Russia. Okay, nakalagay naman dyan. European, Russian only. So, any points within Russia lang. Ngayon, saan siya papunta? Papunta pero siya sa Area 3 except yung mga stan. Okay. Except yung kalahating part ng Russia. Russia in the east. Okay. Hindi po kasama yung Russia in the Asia. Hindi rin po kasama yung mga stan. Hindi rin kasama yung Mongolia. So, pwede po any points within Area 3 papuntang Russia. Except nga lang itong mga pinagsasabi ko. Now, kailangan dumaan siya with non-stop service sa Japan or Korea or Russia. Okay. Paano? Example. Moscow to Osaka. Diba? Ano yung destination mo, origin mo? Moscow. Yung origin, destination mo, Osaka. Osaka is also the via point and also your destination. So that is RU. Another example, let's say, Moscow, Incheon, which is Seoul, going to, let's say, Bangkok. So that is via Russia. Bakit? Kasi Area 2, Moscow, Russia only, via points mo, Japan or Korea. So Incheon is Korea. And then your Area 3 or yung destination mo is Area 3, which is hindi naman siya kasama dun sa mga bawal, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, etc. Kasi wala siya doon. So, valid yung route ko. Okay? So, klaro po ba? Klaro. Mahirap pero wala tayong magagawa kundi tiyagain, aralin, at pagtiyagaan na lang natin. Okay? So, importanteng malaman nyo dito yung Russia only, going to Area 3, exemptions, may mga exemptions doon, tapos via Japan or Korea lang siya, or JAPCOR. Okay? Okay. Next. Okay, ito na, pampahirap sa buhay natin. Okay. Ang hirap pala mag-issue ng ticket, sir. Sinabi mo pa. Pero huwag kang mag-alala. Itong pinagagawa natin to, bihira nyo lang na magagamit to eh. Magagamit nyo lang to if you're doing the maritime fair, yung naghahanap ka ng ruta paano mapaalis mo yung seaman mong pasahero, or if you're doing the luxury group na round the world fairs ng VIP client natin. So ito, arali mo talaga kasi talagang magagamit mo eh. Pero kung ano ka lang naman, yung simpleng mamamayan ka, or yung kliyente mo, mga simpleng ordinaryong mamamayan, citizen, hindi naman natin masyadong gagamitin to kasi point to point na nga yung ticket nila. Ito yung mga ticket na nangangailangan ng special care. Yung constructed tickets to. Okay? So later, pag-aaralan natin kung ano-ano yung pinagsasabi kong yun. Okay? Pero mahirap kasi, dapat alam natin eh. Pag di natin siya alam, baka mamaya magkamali ka at syempre, magbayad ka ng ticket ng, or mag-abuno ka pa, di ba? Kawawa ka naman. So dapat alam mo. Okay? Next, Trans-Siberia. Pag sinabing Trans-Siberia, similar siya with RU, pero ang pinagkaiba nito is, instead na Russian only lang siya, eto, except na yung Russia. So, wala na yung Russia dito. Okay. Again, di ba sa RU, dapat Russia lang talaga yung origin mo or yung destination sa Europe. Dito, baliktad. Any European points or area points, Area 2 points except Russia, Europe, no? So, pwede ka dito kahit mag-Africa ka. Pwede. Kasi Area 2 yun, eh. Pero, syempre, practicality, hindi naman tayo pwede, di ba, parang senses naman, ba't dadaan ka pa dito? Africa, eh, di ba? Hindi, gumamit ka na ibang route. Diba? Anyway, so, mas madala siyang European pair, no? Okay. So, it's a traveling Area 2 except Russia going to Area 3. So, sa Area 3, kahit anong point sa Area 3. So, wala namang exemptions dito.
So kasama na dito yung Mongolia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, whatsoever. So yan, kasama na siya. Ngayon, ito lang hinihingi niyang request. There is a via non-stop service within Europe and Japan or JAPCOR. So any points within Europe, pwede mong gamitin via points, any city within the European city except Russia. And of course, you should utilize JAPCOR. So example. Ganun example ko, Brisbane. Okay. Brisbane, Tokyo. So Brisbane is area 3. Tokyo is area 3. That's my via points. And then I pass to Madrid. Madrid is my via points. Okay. And then I go to my final destination, Dakar, which is an area 2. Area 2 siya. Okay. Via Africa siya. Okay. So another possible example ko, balik tarin natin, no? I've been in London, and then connect sa Istanbul. And then from Istanbul, then Incheon, Korea, and then Manila. So that's my possible Trans-Siberian route or TS. Okay? So kaya pa ba ng brain power? So hindi pa. Relax lang, post itong video ko, mag muni-muni kayo sandali. You have the time to replay this lesson whatsoever. So kayang-kaya niya siya. Kailangan niyo lang ng open mind. Open-minded ka ba? Yan. So, kailangan nyo lang open mind, konting patience, tiyaga. Okay. Importante ito. Malay nyo naman magamit nyo sa tunay na buhay ito, di ba? Hindi naman natin pwedeng masabing walang kwenta ito. Eh, part ng lesson, di ba? Part ng curriculum. Okay. Malapit na tayo. Okay. Last na to, I think. Okay. So, via Far East, FE. Okay. Again, just like the other one, senseless naman kung babasahin ko pa dahil hindi naman ninyo intindihan. Let's go with the example. Okay. Ngayon, basahin nyo na lang siya. Bahala na kayo mag-internalize. Okay. Ito na lang po yun. So, it's a travel between Area 2, okay, European Russia, and Ukraine only. May ganyan-ganyan sila. Tapos, saan pupunta? Area 3. Pero, ano yung via points ko? Dapat daw yung via points mo is non-stop flight between Europe, Russia, Ukraine, and Area 3, but not via JAPCOR. So si JAPCOR dito, disappearing up na. Di ba kanina sa Trans-Siberia, saka sa RU, si JAPCOR ang winner. So palagi siya yung via points natin sa Trans-Siberia, saka sa Russia. This case, si JAPCOR, disappearing up na siya. Okay. Another very important points here is, yung Far East, it's valid only for Europe, Russian Europe, and Ukraine. Hindi siya pwede sa other parts ng Europe or other parts po ng Area 2. Okay. Ngayon, saan siya pupunta? Lahat ng parts sa Area 3, wala pong exemption. So, my example would be Beijing, Moscow, and Kyiv. Diba? Wow. Sir, saan yung Kyiv? First time narinig yung Kyiv, diba? Kyiv is located in Ukraine. So, Ukraine. Again, syempre, hindi naman pwedeng lumayas ako sa Ukraine saka Europe, di ba, na Russia. Eh, yun ang given dito eh. So, wala tayong magagawa. Okay. Another possible example ko is Taipei, Moscow, and then St. Petersburg, Russia. So, possible yung example, di ba? So, Far East pa rin siya. Ngayon, pag dumaan ka ng Japan, Korea, hindi na po ito. Either ano na po siya, Trans-Siberia or Russia. Okay. So, yun po ah. Okay. Yay! Tapos-tapos na ating lesson. Nahirapan ka for sure. Sumakit ba ulo mo? Okay. Talagang sumakit na ulo mo. Ngayon, ito na lang ha. Last na lang to. Pabor na lang sa atin to. Okay, paki-check naman po yung routing code for PAL flight from Manila to Toronto. Anong klase siyang flight? Ngayon, para matulungan ka, ma-visualize siya, you can also visit their website. Again, di naman siya paid advertisement sa YouTube channel ko. No? Punta ka lang sa PAL website, i-track down mo, i-map up mo yung ruta ni PAL going to Toronto para ma-visualize mo yung pagdaan ng eroplano. Kasi akala natin parang daan niya
dire-diretso lang, hindi po. Ang travel po ng aeroplano, pa-curve palagi siya. Bakit? Kasi ang bilog, ay, sorry, bilog tuloy. Yung mundo kasi bilog, no? So, pag nagta-travel ka, pa-curve, di ba? Saka, syempre, hindi ka nagta-travel sa gitna, dahil ang gitna, equator yan. Mahaba ang biyahe mo. So, pa-travel mo, paakyat or pababa ka lang. Para mas maikli yung distansya. Okay? So, paki-check po natin yung routing code ng PAL from Manila to Toronto at paki-post na lang po yung sagutin nyo or you can, of course, include that to your submission. Okay? So, again, so hopefully natulungan kayo na aking lesson. Masakit sa ulo pero wala tayong magagawa. Ganyan ang buhay. At kung meron kayong comment and suggestion, please feel free to include your comment and suggestion. Siyempre, hindi naman lahat alam ko. At of course, kung may tanong kayo, maaari ko kayo matulungan. And of course, don't forget to subscribe. And of course, if you find this channel helpful for your profession, you can make sure it to your friends. Okay? So maraming salamat. Thank you very much. And have a Merry Christmas tuloy. Happy day. Okay? Thank you. Bye-bye.